Hello guys! What's up? Welcome back sa aming YouTube channel. Ako nga pala si Jerome, isang proud librarian. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang 5 misconceptions about libraries and librarians. Ano-ano nga ba yung mga maling paniniwala ng ibang tao tungkol sa amin at sa aming trabaho bilang isang librarian? Uy, friend! Tara sa library! Mag-research tayo para sa assignment natin. Ha? Library? Ano ka ba, friend? 2020 na. Hindi na uso ang library. May internet na kaya? Pero, alam niyo ba na hindi lahat na makikita sa internet ay totoo? Mas mabuti pa rin kung kukuha tayo ng impormasyon sa mga legitimong information sources na makikita sa ating mga library. Kasi ako, gusto kong maging isang doktor, so medical ang maging kong course. Ako gusto kong maging lawyer. Ikaw, Leia? Gusto kong maging librarian. Ha? Librarian? May ko bang librarian? Mayroon din po ang kurso para sa mga gustong maging librarian. Ang tawag po dito ay Bachelor of Library and Information Science. Gaya sa ibang mga kurso, ang mga gustong maging librarian ay kailangan mag-aral ng 4 na taon at kailangan maipasa ang board exam. Nakakainit naman ang tagal ng vacant period natin sa Meta pwede mag-stay. Oo nga eh! Punta na lang kaya tayo sa library. Library? Ayoko dun. Boring dun. Puro buksa ang makikita mo. Karamihan sa mga library natin ngayon ay mayroon na rin mga computer, magaganda at high-tech na facilities, air-conditioned units, at maging Wi-Fi connection. Karamihan na rin sa mga collection ng library ay digital na. O tara na! Pumasok na tayo sa loob ng library para matapos na natin yung project natin. Sigurado ka ba? Ang sungit ng librarian eh. Kung dati ay masungit ang tingin ng marami sa amin, ngayon ay pinatutunayan namin na kami ay mababait at may puso rin at handang tulungan kayo sakaling kami ay inyong kailangan. Maging ang aming pananamit at postura ay amin ding binago upang sa ganon ay maging kaaya-aya sa inyong paningin at hindi nyo na kami katakutan. Friend, tignan mo nga si ng librarian. Palagi na lang nakaupo. Hindi kaya siya naiinip? Oo nga, maghapon lang siyang nakatulog sa computer at nagbabantay ng libro. Totoo ang isa po sa mga responsibilidad naming mga librarian ang bantayan at pangalagaan ng mga libro na nasa ating mga silid-aklatan. Pero alam nyo ba na bukod dito ay marami rin iba pang mga ginagawa ang isang librarian? Isa pa sa pinakamahalagang responsibilidad ng isang librarian ay ang cataloging. Ang cataloging ay isang sistematikong paraan upang maiayos ang mga libro sa shelves base sa subject nito. Ito ay upang madaling mahanap ang isang libro sakaling ito ay kailangan. Bukod sa cataloging, responsibilidad din ng isang librarian na makapag-provide ng mga serbisyo na makatutulong sa mga library customer gaya ng circulation service o yung pagpapahiram ng mga libro sa mga library customer at reference service o yung pagsagot namin sa inyong mga query o katanungan. Kasama din sa mga responsibilidad ng isang librarian ay ang paggawa ng mga action plan, policy manual, budget plan, at accomplishment report. Kaming mga librarians ay nagsasagawa rin ng mga activities and programs gaya ng storytelling sessions, outreach programs, book fairs, book week celebration, exhibits, library orientation, library instruction program, at iba pang literacy programs. And there you have it, at dyan na nga nagtatapos ang ating episode ngayong araw. If you like this video, please don't forget to press the like and share buttons at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel. So paano, hanggang sa susunod nating episode, bye!